Hello, my lovelies! Welcome back to our channel! Kumusta kayong muli? Inaasahan ko na lahat kayo ay malusog at ligtas at handa sa ating bagong aralin. Akong muli si Teacher Jo, ang inyong guro sa Filipino. At ako naman si Teacher Jay, ang inyong virtual teacher. Masaya ako na muli kayong makasama. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel dahil bago pa lang kayo, inaanyayahan ko kayo na pindutin ang subscribe button sa baba. I-click nyo na rin ang notification bell upang lagi kayo naming makasama sa ating pag-aaral at maging updated sa mga i-upload naming videos. Ang ating aralin sa linggong ito ay opinyon o katotohanan. Layunin ng ating pag-aaral na una, nasusuri o ang pahayag ay isang opinyon o katotohanan. At pangalawa, nakabubuo ng pahayag na opinyon at katotohanan. Excited na ba kayo sa ating bagong aralin? Tara na at mag-aral! Para sa ating panimulang pagsubok, ay tukuyin at isulat ninyo sa inyong sagotang papel kung ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa COVID-19 ay opinyon o katotohanan. Una, ayon sa tala ng World Health Organization, laganap na sa buong mundo ang sakit na COVID-19 at marami na ang namatay dahil dito. Ikalawa, ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na dulot ng coronavirus. Ikatlo, sa palagay ko, ang mga mayayaman ay hindi nagkakasakit ng COVID. Ikaapat, ang mga nabakunahan na ay hindi na magkakasakit ng COVID. At panglima, ang mga taong nagkasakit na ng COVID at gumaling na ay hindi na kailangang mabakunahan. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang mga sagot ninyo. Kung tama ang lahat ng sagot mo sa ating paunang pagsusulit, ay binabati kita. Pagtitibayin pa nating lalo ngayon ang iyong mga kaalaman. Kung hindi naman, ay higit mo itong matututunan o mauunawaan pagkatapos ng ating mga gawain. Tayo naman ngayon ay magbalik-aral ng ating nakaraang aralin. Isulat ninyo sa inyong drill board kung ang salitang may bilog sa pangungusap ay pang-angkop o pangatnig. Kapag narinig ninyo ang tunog na, ibig sabihin ay tapos na ang oras ng pagsagot at itataas na ninyo ang inyong mga drill board. Kung handa na kayo, ay simulan na natin. Una, malinaw na ang usapin tungkol sa lugaw, kung kaya tapos na ang isyong ito. Ang tamang sagot ay pangatnig. Ikalawa, sakaling hindi ako makapasok sa klase, ay sabihin mo na lang sa akin kung ano ang ating aralin. Sagot ay pangatnig. Ikatlo, nakatira sa maliit na bahay sa lalawigan ang mag-ina. Ang tamang sagot ay pang-angkop. Ikaapat, nawalan ng kuryente dahil sa pagputok ng kawad sa poste.
sagot ay pangatnig. At ikalima, kahit mahirap ay masayang namumuhay ang kanilang pamilya. Ang tamang sagot ay pang-angkop. Nasagot niyo ba ng tama ang ating balik-aral? Mahusay! Ngayon ay handa na kayo sa ating bagong aralin. Muli, ang ating aralin ngayong linggong ito ay tungkol sa opinyon o katotohanan. Ang opinyon ay sariling pahayag lamang. Matatawag na opinyon ang isang pahayag na nagpapaliwanag ng mga pangyayari. Ang mga impormasyon na nakapaloob dito ay batay sa sariling saloobin o damdamin ng nagpapahayag. At ito ay nag-iiba batay sa pinagbubulan ng impormasyon. At hindi maaaring mapatunayan o mahirap mapatunayan kung ito ay totoo o hindi. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking palagay, marahil, kung ako ang tatanungin, o maaari. Halimbawa, marahil ang mga nagkasakit ng COVID ay hindi sumunod sa protocol. Pangalawang halimbawa, kung magla-lockdown ng isang buwan ay hindi nakakalat ang COVID. Ang katotohanan ay totoong pangyayari. Ang mga pahayag na may katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ang katotohanan ay mga impormasyon na maaring mapatunayang totoo. Hindi ito nagbabago mula sa isang lugar na pinagmulan ng impormasyon sa iba pa. Ginagamit dito ang mga salita o parirala na tulad ng batay sa, resulta ng, pinatutunayan ni, mula kay, at iba pa. Halimbawa, naitala ang 828,366 na kumpirmadong kaso ng COVID sa Pilipinas. Ikalawang halimbawa, pinatutunayan ng pag-aaral na ang bakuna ay tumutulong upang labanan ang mga sakit. Nakinig ba kayong mabuti? Para sa ating pagsasanay, ay suriin natin kung ang mga sumusunod na pahayag tungkol kayo sa Rizal ay opinyon o katotohanan. Muli, ay isulat ninyo sa inyong drill board ang inyong sagot. At kapag narinig ninyo ang tunog na, ibig sabihin ay tapos na ang oras ng pagsagot at itataas na ninyo ang inyong mga drill board. Una, si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Ang tamang sagot ay katotohanan. Ikalawa, pampito siya sa 11 magkakapatid. Ang tamang sagot ay katotohanan. Ikatlo, dahil bunsong lalaki, siya ang pinakamalambing sa lahat. Ang tamang sagot ay opinyon, sapagkat hindi lahat ng bunso ay malambing. Ika-apat, isinulat niya ang nobelang Loli Bitanghere at El Filibusterismo. Ang tamang sagot ay katotohanan. At ikalima, marahil, kung nabubuhay siya ngayon, ay isa siyang senador. Ang sagot ay opinyon, sapagkat walang kasiguruhan kung magiging ano siya kung sa panahon nating ito siya nabuhay. Para sa karagdagang pagsasanay, ay pag-usapan naman natin ang kasalukuyang pangulo ng ating bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa inyong kwaderno, sumulat ng tig-isang pahayag ng katotohanan at opinyon tungkol sa kanya. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Una, siya ay may palayaw na digong at rodi. Ikalawa, siya ang 16th na pangulo ng bansa. Ikatlo, ipinanganak siya noong Marso 28, 1945. Ikaapat, nagsilbi siyang mayor ng Davao. Ikalima, isa sa mga ipinatupad niyang programa ng gobyerno ay ang giyera laban sa droga. Napakahuhusay ninyo! Nasagot ninyo ng wasto ang ating mga pagsasanay. Bilang paglalahat, maaari ba ninyong ipahayag o ibigay ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan? Magaling mga bata! Laging tandaan! May mga pahayag na masasabi nating katotohanan at mayroon ding opinyon. Masasabi nating katotohanan ang pahayag kapag may batayan, ebidensya at napatunayan ito. Samantalang opinyon naman ang pahayag kapag ito ay haka-haka o palagay lamang at walang sapat na katibayan. Ngayon ay alam kong handa na kayo para sa ating maikling pagsusulit. Lagyan ng check kung ang pahayag ay katotohanan at X kung opinyon. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Una, may 7 sa isang linggo. Linggo ang pinakamasayang araw. Ikalawa, mas masarap ang hilog na mangga kaysa sa hilaw. Maasim ang hilaw na mangga. Ikatlo, may bakuna na laban sa COVID. Marahil ay wala ng COVID sa susunod na taon at makababalik na tayo sa normal. Ikaapat, ang matematika at agham ay mga asignatura sa elementarya. Higit na mahirap pag-aralan ang matematika kaysa sa agham. At ikalima, magandang pasyalan ang lungsod ng Baguio. Malamig ang klima dito dahil nasa mataas itong lugar. Ngayon ay iwasto naman ninyo ang inyong mga sagot. Napakahuhusay ninyo mga bata! Nasagot ninyo ng wasto ang ating maikling pagsusulit at natapos ninyo ang lahat ng ating mga gawain. Kung mayroon pa kayong iba pang katanungan o kung may nais kayong sabihin, ay maaari ninyo itong isulat sa comment section sa baba. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang videong ito. At muli naming paalala, pumili lamang ng pawang mga magubuti. At gumawa lamang ng mga makabulumang bagay. Hanggang sa muli, paalam!